Hi mga ka-transportify. Nakita niyo to? Mabilis ang video lang po ito. Sasagutin lang natin yung mga katanungan dun sa mga last vlog ko. Pero bago natin ipagpatuloy yan, intro muna tayo. Hi mga ka-transportify, magandang araw sa inyo lahat. Kumusta kayo? Medyo matagal-tagal ulit tayo hindi nakapaggawa ng vlog. Nakita nyo itong background natin. Dito tayo ngayon sa sasakyan, no? Bali, dalawang katanungan yung ating sasagutin ngayon. Diretso na tayo para mabilis. Una, tinatanong sa akin kung anong kalagayan na raw sa mga katulad kong economy vehicle. Kumusta daw ang booking ngayon? Sa aking experience, medyo matumal siya kumpara mo sa entry at saka truck. Katulad talaga ng mga, lalo yung mga 10-wheeler, malakas yan, saka yung mga truck. Ngayon, dito sa economy, minsan sa isang araw, nasisiro ka. Kaya tis-tis lang sa dinamadami kasi ng economy ngayon. Kasi yung mga nawala ng biyahe sa Grab, lumipat na sila sa transport. Pero mga kapwa ko economy, huwag kayong mag-alala. Mayroon pa rin naman. Tsaga-tsaga lang. Kasi ganun talaga ang buhay. Kaya nga, ang gagawin natin, mga kapwa ko economy, pumunta tayo sa area na maraming booking, katulad ng Pasig, Quezon City, Makati, lalo pagka Friday and Saturday. Maraming mga business booking dyan. Tsaga-tsaga lang, ang kailangan lang kasi natin, malakas ng kailangan yung cellphone natin, malaki yung internal, malakas yung internet, para lagi tayong mauuna sa booking. Yun ang ginagawa ko eh. Saka paminsan-minsan, pagka kailangan ko talaga makakuha ng mas maaga booking, magdamag 24 oras, naka-online ako. Naka-headset lang ako, pag may tumunog, pipindutin ko. Kasi unahan lang talaga eh, malakasan lang ng internet. Kaya, ito yung isang may papayo ko sa inyo. No, sana nasasagot ko yung isang katanungan tungkol dun sa booking situation ng mga economy katulad ng sasakyan kong kotse. Pangalawa naman, ito, sasagutin ko na rin. Yung papaano daw magpalit ng unit sa Transportify. Based sa aking experience, kasi nagpasok na rin ako dati na ibang unit ng Fortuner from Hyundai Accent. Nagpalit ako ng Fortuner. Ang gagawin mo lang naman, updated yung in-bay clearance mo. Then, complete papers yung papel mo. Tapos pumunta ka sa office ng Transportify sa Ortigas, 10th floor, Tycoon Building, Ortigas Center, Pasig. Sabihin mo lang doon, magpapalit ka lang ng unit. Mabilis lang naman ang proseso nila eh. Kukuha ka lang panibagong GCash. Magbabayad ka ng 500, yung GCash noon, 150, tapos yung 350, yun yung load sa tiyatawag ng top up doon sa account mo sa Transportify. Ngayon, tatanungin mo, baka yung dating account mo may laman pa yon. Kunyari, magagaling ka sa sedan, may laman pa yung account mo. Hindi mo na magagamit yon. Wala na yon. Yung balance mo ron, yung wallet balance mo, tiyatawag nilang top up, hindi mo na maililipat doon sa bago mong sasakyan. Kaya ang gagawin mo, wala na yun. Tapon mo na yun. Disclaimer lang pala, no? Ako, hindi ako binabayaran ni Transportify para ibablog kong ka ng company. Ito'y libre. Eh, based lang sa aking experience. At saka, gusto ko na rin makatulong. Gusto mga kapwa natin na transporter. Ano? Magbibigay lang tayo ng kunting gabay para mayroon naman silang matutunan. Pero hindi tayo binabayaran dito. Ako ay 5 years na sa transporter. Kaya nasubukan ko na lahat.
Kaya nga ako, bala ko gumawa ng mas malaking sasakyan. Kasi mas hindi man ngayon yung mga malaking sasakyan. L3, truck, 10-wheeler. Tsaka yung mga MVP yan, kailangan na kailangan nila ngayon. Katulad nito, kotse, talagang medyo mahina na po. Mahina na po ang kanilang kaya tulong-tulong lang po tayo. Tulong-tulong lang po. Gusto ko lang po makatulong sa mga kapwa ko ng transporter. Kaya di ko na po habaan to aking vlog, ano? Sana may natutunan kayo, may nakukuha kayong kunting kaalaman. Kung nagugustuhan niyo itong vlog na ito, pwede pong paki-share. Like na rin, saka comment down below. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na rin kayo at saka pakisama niyo yung bell all para ma-notify kayo sa lahat ng mga in-upload kung katulad nitong video nito. So maraming salamat sa inyo muli. Bye-bye. I love you.